nasaktan ng sakitan, crew. Ang plano namin ay malakit, pero kami ay nasaktan. Binugbog kami lahat eh. Wala naman magdadala sa bugbog eh. Ang pinakadismaya namin, ang layo ng nilipad namin, 19 minutes lang yung laro. Yun yung unang mall event na naglaro ang sakitan, crew. At okay naman siya kung pag-uusapan natin yung laro nung kalaban namin. Inasahan ko yung sakitan na it's mananakit. Kaso sila yung nasaktan. Ay, nakin. Pero kasi, di, nung ano, nung una kasi, may plano kami. Alam mo kasi, Nix, ito talaga buwelad na player. Pa-gym-gym, dota-dota, lipad-lipad. Hey, wala naman daw pang gym, pero di ko hindi ko dito. Wala naman pang gym. Sabi kasi ni Tropa Alar, Arnold, never skip leg day. Kaya legs ang tinitira ko. Dota is light, but gym is light. Nag-meeting kami nga nung kinagabihan, practice kami. Pinaplano na nila yun kagabi pa kasi naririnig ko yung strategy nila. Eh, nakakuha nga kami ng info na malakas sila mag-ember. Pero binigay namin. Ako nag-timbre nun eh. Tinimbre ako na sabi ko, sabi sa akin ng mga bata ko, yung mga kosa ko, banyo na yung ember, mahilig mag-ember yung kalaban. Kailangan yung support, magsama. Eh, hindi na kasing si Calvin tsaka si Dengue. Si Calvin gustong rumambo, level 3 pala, level 2. Eh, talagang nahihirapan kami. Si Boss Lon, makita yung galawan ng bahay, pero nagalawan lang talaga kami. Dapat kasi, yung support namin, lalaban sa support nila. Alam mo yari, umikod yung dalawang support nila. Ginang si Dunong, ginang ako sa main. Hindi na kami nakaporma. Mapapapalo po porma eh, walang tumitipig. Walang buong backup. Ikaw ba naman dalawin ka ng tatlong beses sa mid ni Jumbo Bolado at ni Leon Guerrero? Kaya mo bang tumagal doon? Yung ano nila, lagi silang lumilim eh. Lagi silang sabay-sabay na sumugod. Nakita nila na exploit nila yung parang lineup namin na medyo gusto din, gumugusto. Yung rotation ng Ember tsaka yung mga backup na ginawa, sobrang bilis. Tatlong remnant yung sumasabog sa kanila. Dalawa stun, Lion at tsaka ano, may Hex pa. Talagang walang laban yung Viper na mabagal ang MS. At ano naman eh, kahit sumubo kami na tumulong, walang magagawa yung CM ko. Tapos yung Slardar, pagkatapos ng staff, bubugbugin din siya pagkatapos. Eh yun. Tapos si Calvin, naka-jacket ng patig, panggera. Gusto, rock na lang. Nanakit level. Ay, naku, bes. Ang hirap. Pasaan ang parang Denki. Yung Dengue parang talagang mabigat sa amin. Para naman dun sa nagpabuhat. Matik, Dengue. Nung pinipick ko, sabi ni Calvin, pick ko daw yung team. Talagang ayoko na. Kasi dun nag-0-18 si Dengue eh. 0-15 daw. Pumili ng Angelina, akala mo talaga marunong mag-micro. Tumatayo lang dun sa gitna, akala mo talaga makapag-racing field ng maayos. Ay naku, Dengue. Eh, di siyempre ako, inisip ko, bubuhatin ko na lang. Ang pagkakamali kasi hindi napunta kaya Super Kojak yung ano, yung Merana. Eh, kaya ngayon, natalo eh, siya nga lang ang nagbubuhat. Eh, ang problema, live yung game. Sanay kasi maglaro yun sa studio, yung kami-kami lang, paano ano. Nung naglaro yun sa akin, aba! Kumatsong na din! Tapos si Kojak na starstruck na ano, ang dami kasing tao eh. Wala yung hindi, wala yung... Yung postura niya eh. Rolling! Kinikilig! Super! Si Super Kojak, ano naman kasi yun eh. Hindi naman siya yung tipo ng tao na laging humaharap sa camera. Ganyan. Tama nga naman si Kuya D, sanay yun na nandun lang sa may likod. Masaya lang siya, ganyan. Palaro-laro lang kami. Natakot siya na sa kaka-trash talk niya, sa kaka-yabang niya, sa mga sakitan episodes, eh magba-backfire at ibubo siya ng crowd. Ito kasi talaga tuloy na story dyan. Nasa backstage siya may. Lumapit yung isang member. Birthday pa pala. Pinabukasan. So, napag-decide na namin na, alam mo na, chin-chin lang muna. Kumbaga, bigyan na natin. Total eh, dayo lang naman tayo. Kaya, alam ka namang hindi natin, hindi naman sa pagbigyan. Kumbaga, ibigay lang ang gusto. Nakakuha kami ng info, na-spy cam namin na maraming manonood. Tapos, yung pamilya nila nandun, supportado sila ng parents sila. So, ang original na usapan, either magpatalo kami o ibibigay namin yung jacket pag nanalo kami. Buti na lang ito nangyari, yung natalo kami.
Ganun talaga eh. Kasi alam naman natin, siyempre, mamoltor tayo dito. Hindi naman tayo para magsaya, magbigay ng kasiyahan sa tao eh. Alam ka naman pumunta tayo sa Cebu, dumugin tayo dito pag pinino namin yun. Delikado naman yung ganun, besi. Tsaka mahirap manalo dito sa Cebu. Kasi, kung babasahin mo ang nasusulat sa kasaysayan, nung si Magellan nga eh, lumanding dito sa Cebu. Sinubukan niya rin labanan yung mga local ng Cebu. Hindi rin siya nagtagumpay. Akalain mo muntik niya na maikot yung buong mundo, dito siya natepes sa Cebu. Chinuktsak siya nila Lapu-Lapu. Eh kami taga Maynila lang, eh mahirap yan. Hindi naman sila magiging Sakita Knights crew kung hindi sila handang masaktan. Dahil bagong season na, baka kailangan na namin ng bagong kape. Naniniwala ako na ang sakitan crew ginawa para manakit at masaktan. Yun naman yun eh. Ang mahalaga, masaya naman tayo lahat. So we don't blame, we don't complain. We just play the game. Hate the player, hate the game, yo.